ito ang lagi mong tatandaan. Ang pinaka-importante, disiplina. Disiplina. Kahit sa grade school, tinuturo yan. Para magkaroon ka ng patience kung kailan ka maghihintay para sa pag-atake mo sa kalaban mo. Dahil kapag umatake ka kagad, parang binubuksan mo ang sarili mo para makapag-counter agad ang kalaban mo na pwede kang matalo. Dapat kapag umatake ka, siguraduhin mo masasaktan ang kalaban mo. Dahil kung hindi, ikaw ang masasaktan. Yan! Kulang ka sa disiplina. Anong tungkol sa disiplina doon? E bigla mo na lang ako inatake. Nililibang lang kita sa pinagkikwento ko. Nagpautu ka naman. Wala kang disiplina. Kaya hindi mo nakita ang gagawin ko. Ayan! Kaya ka nasaktan. Dahil umatake ka nang hindi mo pinag-iisipan. Masyado kang nagpadala sa emosyon mo. Masyado kang nagalit sa akin. Kaya ka umatake at pinabagsak kita. Di ba? Ganyan din ang ginawa mo kay Victoria Buencamino. Umatake ka nang walang kasiguraduhan na mananalo ka. Olivia, wala kang preparasyon. Wala kang disiplina. Ayan! Very good! Yun nga lang, hindi tumama. Pero maganda naman yung pagkaka-attend mo. Nakita mo na distracted ako sa pagsasalita, kaya ka umatake. Pero, huling-huli ko yung mga mata mo. Kaya alam ko yung gagawin mo. Ano pa? Dati, hindi lang tapat na serbisyo ang makukuha ninyo, kundi kamay na bakal. Patuloy kong pupuksain ang mga salot sa bayan. Ang galing-galing, madam! Patuloy kong pupuksain ang mga salot ng bayan. Galing! Very good, madam. Good? Very, very good. Excellent. What's next on my schedule? Well, my dear Congresswoman, for campaign-related activities, you are done for the day. Although meron po dito isang agenda na naiwan, pero iba po yung concern. Ano yun? Madam, kasi you're very, very good executive assistant, me. Eh, narinig ko po na sinabi niyo kay Ma'am Melinda, find Olivia Buencamino for annulment purposes. Scratch that. Hindi ko gagawin yan. Seryoso, madam? Of course. Sinabi ko lang yan because it's what Melinda needed to hear. Para sa apo ko. I will find her. Pero hindi para sa annulment. Kailangan ko siyang mapatahimik. Alam mo, isang malaking pagkakamali na tinapon ako ni Victoria Buencamino sa mental. Akala niya, mababaliw ako sa loob. Pero hindi. Mas tumibay ang isipan ko. Mas lumakas ang loob ko. Nakahanap ako ng kakampi na tatapatan siya. Ikaw naman, masyado kang bilib sa akin. Iniyahanda lang kita. Pero, ikaw pa rin naman ang tatapat sa kanya. Pero sisiguraduhin natin ngayon na matatalo mo siya. Okay, halika na. Thank you.
Hindi lahat kasing bilis mo agad matuto. At hindi lahat kasing galing mo agad. Handa na ba ka? Hindi pa. Pero malapit na. Na Isabel? Pati mo sabihan si Nana Isabel? Hindi na. Baka hindi pa siya maging komportable sa pagtulog niya. Javier! Bakit mo kami iniwan, Javier? Sumagot ka! Buen camino! Kailan niyo po si Javier Buen Camino? Asawa ko siya. May anak kami. Celia. Elias, nasan yung tatay mo? Dalawa na lang kami ng nanay ko sa buhay ko. Iniwan niya kami nung pinagbubuntis pa lang ako. Hindi siya nakwento ni Nanay Isabel. Hindi na. Hindi rin naman ako interesado sa kanya eh. Bakit naman? Bakit naman ako magiging interesado sa taong hindi ko kilala? Niwala nga siyang pangalan sa akin eh. Galit ka ba sa kanya? Bakit naman ako magagalit sa taong hindi ko kilala? Bakit? Wala. Sana dumating yung panahon na malaman mo rin kung sino siya. Maghanda na si Nanay Isabel na ipakilala siya sa'yo. Ayaw na din siyang pag-usapan ng nanay ko. Kaya ayoko nang ungkatin pa ang tungkol sa tatay ko. Dahil ayaw kong masaktan ang nanay ko. Patawarin mo ako, Elias. Pero hindi ko sikreto yon na pwede kong ibunyag sa'yo. Si Nanay Isabel lang ang dapat magsabi sa'yo ng totoong pagkatao mo.